Araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, October 31, 2022. Huling araw para sa buwan ng Oktubre. At bukas ay papalit na naman tayo ng pahina ng ating kalendaryo. Pero bago po yan, muli para sa 31st linggo sa karaniwang panahon, ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos, Chapter 2, verses 1 to 4. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Lunes na naman, bagamat ito ang huling araw para sa buwan ng Oktubre. At marami po ay naka-holiday, no? Wala pong pasok dahil nga sa pagsalubong din sa ating pinagdiriwang na o observance ng undas. Ganun pa man, tayo po ay mapapatuloy sa ating pagninilay na ang paanyaya sa atin ngayon ay magkaroon ng self-evaluation. Self-evaluation o sa Tagalog ay pagsusuri ng ating sarili sa ating pong mga ginagawa. Marami pong katanungan na kailangan natin masagot. Sabi nga dito, nagiging masaya ba tayo? Nagkakaroon ba ng saya, ligaya sa ating buhay, ang ating mga ginagawa na nakaugnay kay Kristo? No? Diba, dati po, no, hindi ka naman nagsisimba, hindi ka naman nagbabasa ng Biblia, hindi ka naman nakikinig ng readings or reflections sa social media. No? Madalas noon, kung ano-ano lang ang pinapanood at mga binabasa sa social media, iba't ibang mga posts. Pero ngayon, no, nung nagkaroon din ng ganitong pagkakataon na makapakinig tayo ng salita ng Diyos at ng pagninilay, ito ba ay nagdudulot sa iyo ng kaligayahan? Meron bang, kasi siyempre, ihingi din ito ng oras sa iyo. No? Magbibigay ka at maglalaan ka ng oras na kumbaga dati may iba ang ginagawa mo sa puntong ito. Pero ngayon, ay ito nga po. Pero yung tanong, nagkakaroon ba ng ligaya o yung joy sa iyo na nakakapakinig ka ng salita ng Diyos? Kasi lahat naman ito, no, ay may kinabunayan kay Kristo. Dito po, no, sa yung lagi nga nating sinasabi, no, na tayo ay mahal ng Diyos. At sa pamamagitan nitong social media, nitong mga reflections, nararamdaman mo ba ang pagmamahal ng Diyos sa iyo? Dahil nga ang Diyos, no, hindi tayo inuusgahan kahit ano pang nagawa natin, ano pang mga naging pagkukulang at kasalanan natin, mahal pa rin niya tayo. Yun yung isang malinaw at pakatandaan natin. No? Sa inyo ba ay nagkakaroon ng pagkakaisa? Mas nagiging maluwag ba ang pagsasama, ang pakikipagtrabaho, pakikipag-ugnayan? Dahil nga dito, sana no, nakakatulong itong pagninilay na ito. Sabi po, meron bang, nagkakaroon ba ng hangarin na kayo ay tumulong sa iba? Yung bang hindi ka na selfish? Hindi man 100%, pero nagkakaroon na ng ganun, no, hangarin na makatulong sa iba. Kung sabi nga ni San Pablo, kung meron ng ganito, kung masasagot mo ito na oo, sabi niya, lubos ang aking kagalakan. Sabi ni San Pablo.
patuloy niya ipinagdarasal na magkaroon ng pagkakasundo, yung mabuklod sa iisang pag-ibig, at magkaroon ng iisa sa puso at diwa na siyang napakahalaga at napakaganda para sa isang komunidad, sa isang relasyon, sa isang samahan, no, sa isang pamilya, no, yung ganito pong diwa. Kaya muli, no, sabi nga niya, sikapin natin na huwag tayong gagawa ng anumang bagay na para lamang mapansin, no, o kaya magpasikat. Kasi at the end of the day, kapag ikaw na lang mag-isa, dun talaga lalabas yung tunay mong nararamdaman sa ginagawa mo. Kung talagang ito ay ginawa mo para lamang mapansin, mapalakpakan ng tao, para lang mag-viral, hindi mo ito ikaliligaya. Kasi kahit kailan, kahit anong gawin natin, kung para sa tao, hindi natin mapiplease sila. No? At talagang mayroong masasabi sa iyo. At yun naman ang ikakalungkot mo. Minsan, mauuwi pa sa depression. Pero kung malinaw sa iyo na ito ay ginagawa mo dahil nga sa pag-ibig mo sa Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo na naramdaman mo, kahit ano pang sabihin nila, discouragement, no, pangit na pananalita, hindi maaagaw sa iyo yung kaligayahan na mayroon sa puso mo dahil nga lahat ng ginagawa mo ay kaugnay kay Kristo. So sana po patuloy natin din ipagdasal na tayo po ay mas maging mapagpakumbaba, at ang atin namang kapakumbabaan ay nasusubok kapag mayroong mga tao na nagki-question, may mga tao na nagdududa sa ating pong mga ginagawa. Ganun pa man, patuloy tayong humingi ng tulong, grasya mula kay Kristo upang magawa natin ang mga bagay na ikinalulugod niya at hindi kung ano yung mga bagay na ikinalulugod ng tao. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.